Eh, sino kakadelete ka ba kay Leia sa Lomica? Kumbaga, nakuha ka muna mapansin sa ibang bansa bago ka pinagtugon na ng Pilipinas. Nakaka-relate? Eh, parang fact naman po yun eh, di ba po? Pero na... hindi lang ito, sabi sa I just believe that everything happens for a reason. And nakalaan, inilaan talaga ng Panginoon yun na, kumbaga, while I was waiting for that big opportunity, I was also being prepared. Na, kumbaga, hindi, wala akong panghinayang or pagdalawang isip. Kasi yun, I believe that God has amazing plans for all of us. Na parang you just have to wait for that perfect opportunity na dating sa iyo. And while you're waiting, you should always hone your talent. That yun kung talagang ginawa mo. Kung iisipin, kumbaga depende lang po yun sa mindset mo as a person eh. Kasi ako nga, I'm just really thankful na dati, kahit before Singer 2018, may trabaho ako. Kasi meron ng ibang artist na wala na ngayon. Hindi na nagkakaroon ng trabaho. Nareklamo ko ba ako? I'm just really thankful na ganun yung nangyari. Tapos tumating yung Singer 2018. So nakita na, kaya niya palang gawin to. Pwede pala siyang ganun to. So naging paraan din yung Singer 2018 na nakikita na yung kabagay na hindi na nakikita na kaya pala ng ating kaya na yung entrepreneur ba ang nangyari sa'yo, sa Singer? For other artists, na dapat ang targeting nila ay global audience, not just the Philippines. Parang wala naman po siguro artist na ang target lang ay pumirmi sa... Kung di ba kung meron opportunity na mas malayo ang parating nyo, doon ka. Para kumbaga, like po naman, I believe na kung mag-try man ako mag-pursue ng career outside of the country at hindi mag-work, may mga solid pa rin naman po ako mga supporters kahit pa paano dito eh. And I'm sure they would also want me to pursue a career outside of the country. But if you want to pursue a career, think big. Pag yung gusto mo lang nandito, kung kaya mo mag-sumikat sa buong universe, gawin mo. Kung kaya mo, don't limit what you can do. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng mangyari, kung ano yung mga klaseng opportunity ang pwedeng dumating sa iyo pag lumabas ka sa bansa, pag lumabas ka dun sa kung ano yung comfort zone. Kahit ano ibig sabihin mo, hindi ka na itong Pilipino? Hindi naman, I don't think so. Kasi nasa puso ko yun eh. Kahit tumira ka sa ibang bansa, if palagi mong ipapractice yung ano pong ibig sabihin yun? Kasi di ba may speaking? May tunog ang itno, yung music. May Indonesian kung pakikialaman nila yung ano mo, music mo. May sound ng Filipino music eh. But now, because everything is global because of the internet, okay lang ba na i-target yung global audience? Even if it means hindi ka natunog Filipino. I will always sound tunog Pilipino kahit ano pang kanta yun. Because I am a Filipino, it will always sound Filipino. Yan po siguro. Open naman po ako pagdating sa mga paggawa ng mga projects na ganun. Kung halimbawa meron man silang mga gustong baguhin dun sa music. Pero I will always make sure na naririnig ako. Naririnig kung sino ako as an artist. So, ayun. And hopefully, ma-appreciate po yun ng buong mundo. Ganun ang klase ng music na pwedeng i-produce ng mga Filipinos. Okay, I'm just curious. Ano yung naging factor? Ano yung humubog sa pagiging patriotic mo? Kasi I can really feel na you really appreciate that you're a Filipino. Kasi nung nandun tayo sa... sa ibang bansa, sobrang naramdaman ko yung suporta ng mga kababayan natin. Na kahit yung mga kababayan natin na wala sa Pilipinas, yung nasa ibang bansa, yung kahit pa paano pala nakakatulong ako ng konti na magbuklod ng mga kababayan ko. Kasi dahil sa videos ko, nagko-comment sila, natutuwa sila, ganyan-ganyan. And I'm just really proud na dahil nirepresent ko yung country, ay meron mga tao na sinasabi sa akin, I'm very proud to be a Filipino because of you. Na merong nagkakwento na, alam mo ba, pumunta kami sa Japan, nakapila kami sa ride, sabi ni Ate Karil and Yael. Alam mo ba, pumunta kami ng Japan, tapos nakapila kami sa rides, tapos tinanong kami nung
nung kasama namin pumipila, hindi ko pa alam kung Japanese or kung Chinese. If you're Filipino, kung Filipino daw, Filipinos daw kami, we said yes, and tinanong sila, you know, KZ Tandingan, ganyan. So parang nakaka-proud yun na pag sinabi mo Filipino, alam na, KZ, KZ, may kilala sila. Yung parang nakatutak na sa kanilang Philippines, nakatutak na sa kanilang ang pag-Filipino, marunong kumanta, magaling kumanta. So sobrang nakaka-proud po yun, na yung excellence in music ay nakikita nila sa Philippines, sa mga Filipino. Hindi ba nag-reach out sa'yo si ano, after si Pangulong Duterte? Kasi nga, di ba, may time po ata na dapat i-invite siya to watch the show. Kaya lang, yun din po ata yung time na sumabog po yung vulkan. Ay, yung Mayon. Sumabog po yung vulkan. Mayon, ayun. Tapos, di ba po, si President kasi very hands-on pag mga so, ayun. Plus, ako na din, kami na din po ang nagsabi na parang, siguro next time na lang, if ever. Pero yung ano naman po, yung ambassador naman po natin pumunta, nanood ng mismong breakout round. So, I'm really thankful. Okay, thank you. Salamat, salamat. Thank you.